kasalanan. At dahil sa ating mga kasalanan, hindi tayo karapat-dapat na mag-alay ng ating mga sarili sa pamamagitan ng misteryo. Ganun pa man, ang ating Panginoon ay ubod ng awa pa. Kaya hindi natin sa Kanya ang Kanyang abag at awa upang sa ganun tayo dapat sa pag-alay ng ating sarili sa misang ito. Inaamin ko sa Panginoon ng Diyos at sa inyong mga kapatid, naluha ako ng kasala sa isip, sa salita, sa tuwa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga matiling na niyan, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ang Diyos. Kaawa tayo ng mga Panginoon ng Diyos, warin tayo
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong ningapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-aasa namin, ikaw ang magbibigay. Kami nang pilitin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasalamat. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa bituhiya ng salita. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig na maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang dambuhala sa dagat, at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa, at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at kunin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at kunin ang daigdig. Tumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ang lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamok, mailap, malaki at maliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito, at siya'y lubos na nasiyahan ng mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao, ating gagawin siya ang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailaw, malaki o maliit. Nilalangin ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at kunuin ng inyong mga supli ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayon, nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinamin, sapagkat sa araw na ito, siya'y nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang paglikha sa lupa at sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
tayo po na. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turo ni Nana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong binana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke na hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanong turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tamang paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga sarok, ng mga sisidlang tangso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga Eskriba, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi man lamang maghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniuutos." Sinagot sila ni Jesus, "Tama ang hula ni Isaías tungkol sa iyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ang bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kapuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Niwawalan ng kabuluhan nga ninyo ang mga utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao." Sinabi pa ni Jesus, "Kayusay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad dito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang may tutulong ko sa inyo ay korban. Alalawang bagay inihahain ko ito sa Diyos, hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina." Sa ganitong paraan, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magsipo. Noong isang araw, tinanong ko si Father Edwin kung ano ang aking gagawin dito. Sabi ko sa kanya, ito baga ang magbigay ng welcome address, ito baga ay magbibigay ng talk, at ang sagot niya ay ako daw ang mag-misa. So, narito ako. Pero, kahit sa pagmisang ito,
Hindi niya sinabi na ako ang homilis. So, I just assume, no? Dahil wala namang tumayo, so ito na lang ako. Ngayon, alam ko na narito tayo upang gagawin itong isang sort of seminar siguro ito. Dahil may theme ang ating gathering. At ako'y natutuwa at napapasalamat na pinili ninyo ang Puerto Galera. Hindi ako kya kung bakit pinili ninyo. Siguro dahil it's our turn to host, that I'm not very, very sure. Pero may utuba ko na isa yan, no? Sa dahilan, dahil ang puerto ay puerto. Naman natin yan. Katulad ng Boracay. Pero hindi ko makatutok sa Boracay. Pero alam ninyo, kung itong pagpili ng puerto ay kung alam na ninyo ang history ng Christianity dito, siguro sasabihin natin na nararapat lamang na dito gagawin ang gathering ng mga catechists. Dahil yan ang banda-banda dyan. Yan ang lugar na unang itinanim ng mga kaskila yung butil ng pananampalataya. I think it's just a few steps from here. It's just over there. At makahulugan ito sapagkat yun ang isa sa gawain natin bilang atitis to sow the seeds of our faith. At ikalawa, ang tema ng ating gathering ay very, very timely. Sapat lang naman natin ngayon ang nangyayari sa ating lipunan. At kahit itong ating gospel ay very, very relevant. Sapagkat kanina, nabasa ko lang, I don't know kung kailan niya ginawa o kailan niya sinabi ni Speaker Aguirre. It's just a repetition actually of what we heard once upon a time from the lips of our president, na kaming mga obispo ay shameless hypocrites. At dito kanina narinig natin dito sa banal na ebanghelyo, sa bahagi ng ating Panginoon, tinawag niya yung mga Pariseo na sila ay magpapahimbaba. Tatanan naman natin yan. Maganda lamang sila sa pagsasalita. Subalit, yung kanilang ugali ay salamat kumisan. At yun nga, yung issue sa amin, kami ay nagpupuna, pero dapat din na titingnan namin ang aming sarili. Well, na amin tinan na kami ay makasalanan. At kahit ang ating Santo Papa, siya ay nag-aamin ng ating being pagkakasala as an institution, as a church. So I think it would be good na aminin muna natin yung ating pagkakasala bago natin upunain ang iba. At sabi ko nga,
we are sometimes in the same group. Lahat tayo. Pero ang maganda naman dito, mga kapatid, na pakinggan natin. Pakinggan natin ang sinasabi ng isa kung totoo, aminin natin, pero yung pagsabi niya nito, dapat na pupunayin natin. Kahit na tayo ay makasarami. Hindi na tayo, mahirap na mga yan, sasabihin natin, na tayo ay malinis, tayo ay marumi. Hindi. Yan ang hindi gusto ng Panginoon. At ang makakatulong naman dito, because our society right now is very, very divided. Katulad sa United States. Although, iba din ang cause ng kanilang division doon. At sa atin dito, iba din. At siguro ang makakatulong naman dito, dahil ang ating tema, yung Catechist as Agents of Communion, ay titignan natin kung ano ang magagawa natin as Catechist, our role. Sapagkat, pinatilunan niya rin nila yung Diyo. Bakit ganito? Ang karamihan sa mga tumutula sa ating simbahan ay mga Katoliko din. Ang tinitira nila palagi ay hindi yung kapwa Katoliko, kundi mga pari at lalo-lalo na yung mga obispo. Katulad sa R.H. Steele. At isa siguro sa ito na makakatulong ay yung salita ng Diyos at malaga ito on the part of the Catholics. Diba, itong mga taong ito, in one way or another, inuluan din natin yan sila. But along the way, ewan, bakit nakakalimutan? Nakakalimutan. So, siguro, isasuggest ko naman ito, na I don't know kung ito ay maging bahagi, ang bahagi ng ating gawain during our gathering. Siguro, it's high time really to examine kung saan tayo nagpupula. Alam natin, the importance of the Catechism, the importance of the Word of God, na yun ang gagamitin natin sa ating pagtuturo. Pero bakit nga? Bakit? Of course, hindi lamang yan. Basta-basta lamang natin, nakaasahan, dahil binigyan na kayo, nareturan kayo, necessarily, ito ay isa sa gawa natin. So there are several factors. At titingnan din natin, dahil, you know, si Duterte, narinig ko na ang hanay nito ay very devoted. Very devoted. Pero I don't know kung bakit. No? Kung bakit nagagano'n. So we have just really to understand. At the same time, siguro, nagkulang din tayo. Nagkulang din tayo. At, well, sabihin natin, eh, papaano ito? Iilan naman tayo ang dami-dami ng mga Katoliko, marami, ang dami-dami ng mga bata. Hindi natin matuturuan. Lalo-lalo na sapagkat ang context ng pagtuturo ng karamihan sa atin ay sa paaralan. Now, we know that values are taught and not taught. So kahit ano mentor na lecture natin, kung ang atmosphere mismo sa bahay ay iba, ang environment ay iba, mahihirapan, makukonfuse na yung ating mga tinuturuan. At the same time, palagi natin naririnig ito, it takes a village to raise a child.
At siguro, isa din sa mga gawain natin yan ay agents of communion tayo. Na ang lugar mismo, hindi lamang yung bahay, yung neighborhood, ay magkakaroon ito sila ng right values. Sarap mahala ito. In the opinion of our children. At siguro, sa mga itinuturo din natin, kumpen sa ating itinuturo, at the same time, kung bakit ito ay hindi may sustain. Halimbawa sa ayo, ang emphasis ng ating simbahan na yung BEC, ay bakit? You know, kahit yung si Father Senpai ko noon, that he has been in this for many, many years, nagsabi na bakit parang kulang, parang hindi tayo makabuo ng tunay na Christian community. There are several factors. Hindi natin masusustain. So, it's more. Otherwise, nakakaroon naman tayo ng programa. Kung itinula po natin, every year, iba-iba yung ating programa. So, yung unifying factor dito, ang tatatlo natin, titignan. Now, ang mga catechists, ito ay isa pang difficulty natin. I don't know if you would go into BECs, the first stage, kung tayo ay may skills. Dahil iba yung ating pinag-aralan. Although ang sabi nga nila, pwede rin natin ito magagawa ito ng BEC sa school setting. We try. At sabi ko nga, sige lang, kung ano na ang uobra. Ang mahalaga naman dito na constant yung ating pag-i-evaluate. And there was a time na sa aming pagtitipon ng ibang pastoral workers, sabi namin, eh bakit? Hindi tayo makabuo. Ito, limitin natin na small Christian communities na ito. So may isang madre na nag-volunteer ng kanyang analysis, sabi niya, it could be na kung wala tayong karisa, ay hindi tayo makakabuo. Yung sustainability ng program, yan ang magiging problema. And you know, isa sa napuna ko, na bakit in terms of having these small Christian communities, itong mga faith-based communities, ito ay founded by lay people. Sabi ko ay parang they are more successful in terms of sustainability and kahit sa mga pag-uugali ng kanilang mga members. Tinanaman natin sa atin, yung ating pastoral workers. Sa amin dito, at least ito, na-discover ko. Mag-elect tayo na ating council members, Paris Pastoral Council. While they are there in that position, very, very active. Yeah. Very, very active. And usually, very, very active kung may mga activities. But in terms of formation, now, kung i-reorganize natin 3 years after, 6 years later, at iba nang mamuno, parang nawala na sila sa exhibit. Wala na. Yung participation nila ay nawawala na. So yan ang isang napupunan. Anyway, ito ay mga pagpupunan naman and it's worth analyzing, it's worth studying. Halimbawa,
alam natin ang kahalagahan ng mga katipis. Ang kahalagahan ng katipis. Pero sa ating simbahan, do we really give what should be given to our catechists in terms of skills and knowledge? Sabi niya, Prost. Sabi ko, kung ito ay very, very important in the life of our church, nag-accept ang pani, nag-accept tayo ng ating mga universities, nag-accept in other sciences. Pero we have still to do sa isang paralan university na Catholic na kung saan yung catechism or yung pastoral ministry na yan ang ibinibigay. Not necessarily na magpagay na tayo ng mga degrees. But I exactly don't know kung papaano na ma-instill sa ating mga kabataan, ma-instill sa ating mga estudyante, yung commitment to spread the word of God. Sapagkat, ano naman natin yan, na kung gagawin naman natin ito na isang hanap buhay, mawalan tayo. Wala naman tayong kundo. Pero we have to take that into consideration. Naalala ko pa, nung ako sa rugo, marami ang pinapapadala sa Maristela. Katapos yan, I just served 2 or 3 years. Katapos, ay iwan. Sila ay continue or studies. Lalo na naman, sapagkat may credits na recognized by the government. And it changed career. So, marami tayo na we have to take into consideration. So, pwede, ako at siguro bawat isa sa atin ay convinced of the important role of the catechist. Very, very important ito. So, pwede, kung ito ang importance nito, pinuposan natin, do we invest really in terms of money? Pero sa training, ay pera tayo ng pangayaran. At lalo-lalo sa allowance niyo, kung hindi dahil hindi na tayo bayaran, patangarihan natin. Siguro, based on your experience, ay papaano ikaw, it takes somebody, mabuti kung iba ay single, na if you just receive 5,000 to 6,000 a month, papaano ka doon? Ngayon, ang sabi ko, sinasabi din natin na by bread alone does not be. At kung wala kang bread, eh, mahirap just to live on the word. So ito ay na point for reflections. So anyway, itong mga nangyayari sa atin, mga society, ang role ng ating catechist sa society, tayo ang maging unifier using the word of God in terms of unifying, ay ito ay isang pasangin natin. We have just really to try and try and try. Maraga naman ito, at least we try our best kung ano ang gagawin. We try to evaluate kung ano pa. Then, aminin natin ito ang kakulangan natin at kung ano magagawa natin upang mabibigyan remedies at solutions itong mga bagay na nagiging obstacle really our work as unifiers of our communities. Tayo po ang
Nang saysaya natin pagsamba kami ito, nang gagaling sa ating kanunan. Manalangin tayo ngayon sa Diyos upang gawin niyang malinis at tapat ang ating mga puso. Para sa mga namumunod sa ating simbahan, lalo-lalo na sa ating mahal na Santo Papa Francisco, ang ating mga obispo, lalo na ating obispo, Warlito Kahandig,